Hi guys! Welcome back to my channel. Kung gusto nyong mapanood ang simple makeup look natin ngayon, just keep on watching! So, ayun nga guys. As you can see sa title, ay mag-get ready with me tayo ngayon. So, itong makeup ko is, ito lang yung ayos ko tuwing aalis, kapag bababa, hindi naman bababa, parang pag may pupuntahan, simple makeup lang siya. Parang hindi siya pang professional, sa akin lang siya. So, magtatali muna tayo ng buhok para walang sagabal sa ating mukha. Kasi, wala tayong headband. So, ngayon, mag-alcohol naman tayo. Kasi hawakan natin yung mukha natin eh. Dapat malinis yung kamay natin. So, unang nilalagay ko kapag nagme-makeup ako, itong Natural White na Olay All-in-One Fairness Day Cream. So, ito siya. May SPF 24 siya. Yan. So, ito na yung base ko, tsaka sunscreen na rin. All-in-one na siya. So, dapat dagdagan natin kasi lalo na kapag alam natin na haharap tayo sa araw. Kasi may sunscreen na rin siyang kasama. So, dapat pati leeg natin nasasama kasi ang pangit naman nun. Mukha lang yung nalalagyan. Magkaiba yung kulay ng leeg sa mukha. So, dapat kapag ka nag-makeup tayo or naglalagay tayo ng mga cream, kasama pati leeg. So, ayan. So, ang susunod natin ngayon ay ang ating, actually, ang una ko talagang ginagawa is, ang susunod ko dong ginagawa is yung pagkikilay. Kasi, alam naman natin lahat, kilay is life. So, matagal kasi ako, medyo, para sa akin, yun yung pinakamatagal kong gawin, yung pagkikilay. Kaya, magkikilay muna tayo. Ang gagamitin natin is itong L'Oreal na Paradise Pomade Ecstatic. So, ito siya. Pomade ng L'Oreal. Kita nyo ba? Yan. Nakita nyo ba? Pomade. So, ito, nag-sale siya dito sa UAE. Kaya, trinay ko. Sabi ko, gusto ko mag-try ng pomade kasi nga sabi nila matagal daw to matagal siyang matanggal sa eyebrow. Hindi ka kahit di ka na gumamit ng eyebrow gel. So, ito yung itsura niya. Pomade siya. Tsaka may kasama na rin siyang brush na maliit. So, ngayon, itong brush na to, dahil yung pomade niya kasi parang matig, parang powdery. Ewan ko ba't ganito. Pero, pomade siya. Huh? Hindi siya powder. Ang ginagawa ko na lang is, binabasa ko yung brush niya ng nitong Lux Organics na mist. So, babasain natin siya. Yan. Tapos, at saka ko siya kinukuhaan ng pomade. Tsaka ko siya dinidip. Yan. Kasi namumuo siya kapag hindi basa.
So, magkikilay muna tayo. So, hayaan nyo lang siya kung hindi siya masyadong pantay. Kasi, i-lining natin yan mamaya ng concealer. So, ibabrush ko na siya dito sa loob. Yung labas lang yung nilagyan ko ng product kasi ibabrush na lang natin siya sa loob para ma-fill in yung loob. Yan. Tapos ngayon, ang ginagawa ko, ina-outline ko siya ng concealer. Itong L'Oreal Paris na Infallible Full Wear Corrector Concealer. So, ito yung ina-outline ko. Tapos, siya na rin yung ginagamit kong concealer para sa mga chismis natin na dark spot dyan sa mukha natin. So, yun lang. Kukuha lang tayo ng onting product. Ay. Tapos, dito natin siya sa kamay natin. Kasi onti lang naman yung kailangan natin na pang-outline. Para lang mag-form yung kilay. Actually, parang medyo okay na siya, diba? Pero syempre gusto ko yung bandang dulo. Ayan, tignan nyo, di ba? Medyo mag-form pa siya. Sa pag-outline nyo kasi, dun yung malalaman, dun yung magagawa kung ano yung gusto nyong form ng kilay nyo. Diba, yung iba gusto matara, yung iba gusto parang natural look lang. Yung parang kilay mo lang talaga mismo. Dun yung matatansya kung gaano kakapal. Tapos, ibabrush lang natin ulit siya para hindi naman mukhang line na line yung outline natin dyan. Yan. So, ngayon, sa kabila naman. Thank you.
So, ayan, okay na yung kilay natin. Pagpasensyahan nyo na, hindi masyadong professional. Ganyan lang talaga magkilay ang lola nyo. Kapag sa tingin nyo, nasobrahan nyo yung darkness dito sa loob, pwede nyo naman siyang i-brush ng cotton buds. Parang binabrush nyo lang siya. Ganyan-ganyan nyo lang. Para yung mabawasan yung product na na-brush nyo doon. Diba, sobrang ano na niya, sobrang yung product na to, sobrang kapit na niya. Oh, kahit i-brush nyo siya ng cotton buds, hindi siya masyadong nagtatanggal agad. Yan. So, ang next ko nang ginagawa is, hindi kasi ho ako nag-foundation. So, ang ginagamit ko lang is itong concealer. Ito ulit concealer na L'Oreal Infallible na full wear. So, lalagyan ko lang yung mga chismis natin dyan na sobrang dami. Para matakpan siya. Yan. Yung mga chismis. Diba, ang daming chismis. Itong under eye ko, hindi ko siya nilalagyan kasi madalas nag-crease yung under eye ko. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Sabi ng kapatid ko, tinanong ko siya kasi siya yung mas expert sa akin. Sabi niya, kulang lang daw sa moisturizer yung mukha ko. Kaya tuwing gabi, nagmo-moisturizer ako bago ako maglagay nung night time na cream ng Olay. So, ngayon, i-sponge natin yan. Gagamitin ko ulit tong mist para basain. Ida-dump sponge natin. Yan. Dab-dab lang natin yan. Itong makeup routine ko sa akin lang to ah. Parang ito lang yung lagi kong ginagawa tuwing may pupuntahan. Daily, parang get ready with me nga. Diba? Nakita nyo naman sa title. Get ready with me. Diba? At least medyo natakpan yung chismis natin dyan. At ngayon, gagawin ko naman dahil oily face si ate nyo, mag-bake tayo ng mukha. Hindi po bake ng cake. So, i-bake natin siya gamit tong Nichido na final powder. Ang shade ko po ay Pink Glow. So, ito po. Sa Pinas ko pa po ito binili. Wala po nito dito eh. Kasi alam ko po yung Nichido. Local product lang po siya. So, sa Pinas lang. So, ito. Gagamit tayo ng brush, powder brush ni Miss Anna. Natanggal na. Yan. Actually, lahat ng... Sabi nila, di ba, pag nag-bake ka... Yung oily part lang, eh, buong mukha ko oily. Kaya, ibibake ko. Sa akin lang po yan, ah. Yan, mukha na tayong espasol sa ating pagbibake. So, ngayon, ang gagawin ko naman is, gagamit tayo ng mascara para parang gising yung mata natin. Itong volume, Mega Volume Collagen 24R. Anong tatak pa to? L'Oreal pa rin. Kinuha ko lang ho kasi to kay mami. Bago lang.
extra black. 24-hour volume. 24-hour volume siya. Extra black daw. So, check natin kung extra black na. Ito, siguro pangatlong beses ko pa lang to ginagamit. Kasi feeling ko kulang yung mata ko kapag walang feeling ko lang naman. Pero dati, hindi naman ako madalas nito gumamit. Ngayon na lang din. Ayan. Tapos ngayon, i-brush ko na yung excess product. Yung iba, matagal mag-bake ako, saglit lang, kaya siguro kung gusto nyo mas hindi matagal mag-oily yung face nyo, siguro, mas matagal nyo siyang i-bake. Tapos yung leeg. Tapos, ang next kong nilalagay is itong magba-blush on tayo. So, ang gamit ko is itong Ever Vilena na Advanced Face Trio. Yan siya. Actually, nasira na to eh. Bumagsak kasi. Natanggal yung salamin. Natanggal din yung bronzer. So, meron siyang ito, bronzer na nabasag na. Itong blush on at itong highlighter. So, ang madalas kong ginagamit dito is itong blush on. Dati nagbo-bronzer ako kaso nga nabasag, so hindi na ako nagbo-bronzer. So alam ko dalawa lang yung shade nito. Dalawa lang yung shade nito eh. Ano ba shade to? Walang nakalagay. Yan, basta itong Face Trio ng Advanced Ever Vilena Advance. Sa Pinas din to, local made. So, local product siya. Kaya, wala siya dito. So, ang gagamitin natin ay itong blush on. Gamit ulit tayo ng brush ni Mama Ann, which is nasira na naman. Kasi ito po yung madalas kong ginagamit, kaya siguro nasira. Ewan ko, siguro mali din yung paggamit ko eh. Kasi may, alam ko meron dong sinabi si Mama Ann sa vlog niya na kailangan yung kung paano yung pag ha-handle with care sa mga brush. So ito, ibablush natin siya. So pag nagbablush ako, gusto ko yung parang drunk blush, yung ilong ko nilalagyan ko din. Wala nang ang ilong. Syempre, papa, kunyari merong kunyari tipsy-tipsy girl. Mga ganong level. Yan. Yan, meron. Halata nyo ba? Kasi sa personal, meron na siya eh. Kasi hindi naman ako masyadong makapal, maglagay. Kaya personal, parang ang kapal na niya, guys. Ano ba yan? Dito wala, kulang. Yan. Diba? Kung sa tingin nyo, nasobrahan yung paglagay nyo, pwede nyo ulit gamitin yung brush ng powder brush. Kahit hindi na kayo maglagay ng product, i-brush-brush nyo na lang yan. Ganyan yung ginagawa ko eh. Leeg. Tapos ngayon, hindi ako nagli-lipstick kapag lalabas lang.
ang ginagamit ko is itong lip tint ng anong tawag din? Lip Organic? Lipen 7 to eh. Ano to brand? Sa online ko lang to dati. Dati nagbebenta ako nito kaso tinigil ko na. So, pwede siyang lip tint tsaka pang blush. Ang shade nito is rose. Ito lang, matagal ko na itong ginagamit eh. Tignan nyo, lagpas kalahati na siya. Alam ko, may bago na silang packaging. Nakita ko sa online, may bago na silang packaging nito. So, ito yung ginagamit ko sa lips ko. Ano? Maganda to kasi long last siya, matagal siya, matanggal. Tingnan niya pati ngipin na lagyan na. Long last po kasi siya. Kaya maganda siya. Iba yung ibang lip tint, madaling matanggal. Ito po matagal. So ngayon, ibabrush ulit natin ng Kilay is Life kasi napowderan na yan. Ibabrush up lang natin yung mga powder na nalagay. So, ayun guys, ito na ang ating final look ng ating Get Ready With Me. So, simple lang siya, kaya pwede niyo siyang gawin araw-araw. Tsaka, kung gusto, yung mga papasok sa school, yan, simplihang look lang. So, that is it guys. Kung nagustuhan niyo ang video natin ngayon, please like this video. At kung gusto niyo pang mapanood ang mga susunod nating videos, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Bye!